ang ating spaghetti na babaulin. So, alam po po mga kamami, no, na meron po tayo kanya-kanyang pamamaraan kung paano magluto ng spaghetti. So, ito po yung aking pamamaraan na pagluto ng spaghetti. So, syempre, katulad ng ginagawa ng iba, pag kumulo na, inilalagay yung ating pasta. Okay, magluluto po ako ng around 800 grams lang po na pasta, dahil meron din po tayo mga kaibigan na gustong isira. And then, maglalagay tayo ng konti. Salt. A pinch of salt para medyo maglasa na po yung ating pasta. A pinch of salt. Maglalagay din po ako ng konting oil. Meron po kayo. Ngayon, mga kaibigan or mga kamami na nagluluto ng spaghetti para sa kanilang mga anak, ako po ay hindi ko po siya masyadong niluluto. O hindi ko po siya masyadong pinapakuluan, pinapalambot dito sa pagkulo. Ang ginagawa ko lang po ay half lang po na luto. O half lang yung pagpapakulo po. Hindi ko po siya masyadong pakukuluan dahil ang gagawin po natin mamaya ay isasabay natin siya sa sauce. Para po din sa mga tipid tips. Natatandaan nyo ba pag may handaan sa atin, madalas ang ginagawa nila, separated yung pasta at the same time, yung sauce din nila ay separated. Pero alam nyo ba, na napansin ko minsan sa handaan, meron yung pasta nila ay marami pa, pero yung sauce wala na. Ngayon, yung mga gusto pang kumain ng spaghetti, ang natira na lang sa kanila, pasta, dahil nga yung sauce ay naubos na, syempre. So, ito ay, ang isi-share ko ngayon ay medyo tipid-tip. Siguro marami din namang gumagawa nito. Pero, yun nga, ito nga yung medyo natutunan ko na para bang kailangan natin na para sa handaan. Ayan. So, hindi ko po siya masyadong lulutuin. Tulad po ng sabi ko, atin pong hahangungin maya-maya ng konti. Medyo palambutin lang po natin siya ng konti. Actually, ang dapat ko lupin ay nasa 500 grams lang sana. Pero naisipan ko na is medyo marami naman yung aming sauce. At may mga kaibigan tayo na gusto rin ng spaghetti. Madalas yung naman na nire-request na sa akin. Kaya, ito yan. Ayan, hindi ko na po siya masyadong malutuin. Patayin ko na po siya. Siyempre, natin magtika po. Sabi na nila. Ito natin ganyan. Ginandaan ako namin nung para madali na lang po maluto. Kasi sa gabi pa lang, pag nanay ka kasi, kailangan advance ang mga ginagawa natin. Ano? So, ang ginawa ko, inanda na namin sa gabi. Upang mag-ibisa na lamang ngayon at hindi tayo magmamadali na lang.
Ayan, pag abatulog ko yung mga anak ko. Pagising na sila, kailangan lang yung almusal, siyempre, pag-aaranda ba natin ang kanilang sa kailangan sa saan. Dahil pag nanay ka, naman kailangan, madala mo lahat ang mga kailangan nila. Pag nasa daan na. Anytime na may kailangan, nandyan, may dala tayo. Ayan, patuloy po natin yung ating body. Alam ko, madalas naman sa atin, madalas hindi naglalagay ng ang dami ito. Carrots at saka bell pepper. I-ano lang po natin yung ating body. At naglalagay din po ako ng celery. Celery leaves po ito ha. So, mini-minced ko po siya. Pampabango lang po ito. At saka siya naglagdag na rin ng aroma, naglagdag ng sarap dito sa ating spaghetti. Yung ginagawa ko po ay, mas gusto ko po siyang ginigisa. Yung iba po dyan ay, hindi po nila naman, hindi nila ginigisa, pero sa akin, ginigisa ko po. Pero siguro marami din naman mga kaibigan dyan na ginigisa rin nila. Kasi parang masarap ginigisa yung celery at lumalabas po yung para sa akin, lumalabas po yung kanyang amoy pag naigisa siya. At mas lumalabas naman sa patat ng sarap. Okay. Tulad ko nang sabi ko, hindi po ako expert sa pagluluto. Ako ay marunong lang magluto, pero hindi po ako magkaroon. Alright. So, sila natin yung ating carrot. Ay, kanya-kanya po tayo ng pamamaraan. Ano, yung iba po ay inuuna po yung giniling or your minced. Your minced beef, minced po. Sorry, mga kaibigan, hindi po natin. Sa akin po, may nagawa ko bago po ilagay yung giniling sa kumbina yung parot. Pati itong ating bell pepper. Ayan. Isang pirasong bell pepper lang po ito. Depende po sa inyo kung bago nyo gusto ang bell pepper. Yung iba po kasi ayaw nila lang bell pepper. Pero alam diba na ito ay nagdadagdag yung sarap sa ating spaghetti. Ay, may nakikita naman po akong version na nalagay ko sila ng bell pepper. Medyo sensitive lang ang ating ilong. At pag nakaamoy ako ng medyo matatapak na amoy. Ang pork meat. Para po. Kasi anyway, meron din po akong beef. Ang ginagawa ko po ay pinaghahalo ko po ang beef at saka minced pork at saka minced beef. Pero kung gusto niyo naman po ng minced beef lang, minced beef lang. O minced pork lang, minced pork lang. Or chicken. Depende po sa inyo. So, sa akin po ay pinaghahalo ko po sila. Kaya may lalo yung beef. Marami po ito, no? Dahil ang ating mga kaibigan ay gusto yung walang sauce. Hindi kahit paano, pag nakakaluwag loob naman, hindi masyadong tipid yung ating ingredients. Pero, sabi ko nga, okay din naman yung mga tipid na pamamaraan natin. Isunod po natin ang ating minced pork. Kaya ako po inuna yung carrots at saka yung ating bell pepper. Para po pagdating dun sa minced beef or minced pork, para po sa akin, mas naglalasa po siya. Kung baka kumakapit po yung mga lasa nila doon sa ating tangi, sa ating nilagay na kami. Ayan muna natin siyang gulo. Ayan po sa ating kantap sa minced. So, ayan mga kaibigan, dahil kumukulo na po siya, yung sumusunod na po natin ang ating hotdog at saka mushroom. Yung mushroom naman po ay optional lang sa inyo, ano? Optional lang po sa atin. So, ayun, ay pampadagdag lamang naman po ng dami ng ating sauce. Ayan, pinalagay ko yung mushroom. Yung mushroom po, kung nakakabili kayo ng sliced mushroom, okay din, ito ay ginawa namin minced. Pininom po namin lahat. Yung
hotdog natin, ang ginawa ko, dahil parang mas gusto nila yung cubes, so ginawa natin siya cubes lang. Yun, medyo halo na lang natin. Tapos naantayin ko natin, medyo mag-dry ng konti bago natin ilagay yung ating mga sauce. Okay, so kapag kung ito, maglalagay po tayo ng black pepper, yung pilo po. Ayan, black pepper. Ika ba? Okay. Paminta, pilong paminta, ika nga. At the same time, syempre, ang ating pampalasa. Naglalagay ako ng cumin powder. Pero may mga kaibigan ako na ayaw din ng cumin powder. So, sa ngayon, hindi ako maglalagay. Dahil sa kanila, pag may cumin powder, para sorry, ang kalabasan. Pero ako, naglalagay ako ng konti lang naman. Para meron din konting lasang herbs sa ating... Para, kasi pag may cumin powder para sa akin, para siyang may herbs. Pag kinain mo. Pero may mga, yun eh, ako naglalagay ako ng konti dahil pare-pareho ng kalasa. Naglalagay din ako ng konting-konting paprika pampakulay. Minsan. Pero sa ngayon ay hindi ko tayo maglalagay dahil na ang taong nito, ayaw nga ng mga kaibigan natin ng maraming binalagay ng mga spices. Ayan. Puntong ito, ilalagay na po natin ang ating sauce. Wala yung ating tanong. Ayan lang natin konti muna pala. Muna natin. Kailangan yung ating minced beef and minced pork ay kayaan natin sila. Tapos po natin sa ano yan, ready na po ang aking sauce. Naglalagay po ako mga kaibigan, naglalagay po ako mga kamami, mamshi, mga nanay, nakatulad po, mga ate, kuya. Naglalagay po ako ng Italian sauce. Lalagay po tayo ng Italian sauce. Yan. Lagay natin muna yung maliit. Ito ay nakadepende po, no, kung gaano yung gusto mo, paano yung panlasa nyo, kung gusto nyo ng matamis, o gusto nyo ng konti ng asin. Sa ngayon, maglalagay po ako ng pampatamis dahil po ay kasama natin po ang mga bata. Ayaw po nila ng maasin. At syempre, maglalagay din tayo ng sweet style. Hindi ko po papakita yung pero sweet style po ito. Sweet style at saka Italian style. Yan, panghaloyin natin. Dahil ang matamis at maasim, pag pinagsama ay great taste. Lalagay natin yung ating sauce. Sweet style. Kasi tayo mga Pilipino, ano, matalas gusto natin yung sweet style spaghetti. Yan. Okay, so, yan. Gain natin ang lansa. Siyempre, dahil nagtagdag nga po tayo ng... Ito ay para sa akin, para sa... Parang red rice lang. Pero dahil nagtagdag tayo ng konti, para mo ma-share tayo. Dahil sabi namin na sharing is caring. Okay, na, maglalagay tayo na additional sauce. Ito po ay hindi po ano ah. Optional lang po sa inyo ah. Kung sa inyo kung gano'ng inyo kagustuhan, pagdami ang konti. Nilagay ko ito kasi nagtagdag po tayo ng pasta. Dahil meron tayong gusto kong share ng mga kaibigan. So, kapit lang natin sa kanilang mga po or siguro. Alright. Dahil marami naman po yung giniling natin. At the same time, yung giniling yung nga, tulad po ng sabi ko mga kaibigan, mga kamangin, at ibig po, depende po sa inyo kung gaano yung gusto kadami. Dahil, nasa pagpatansya lang naman yan kung gaano kadami yung inyong mga spaghetti pasta. Yan. Sa buntong ito, I think this one is good too na. So,
natin itong patayin. Mamaya i-blend natin yung tubig niya. Ayan, takpan po lang natin muna ang ating spaghetti sauce. Ayan po natin siyang puto. Ayan. Pukulin muna natin siya. Abang, okay. So, alam niyo ba na ang asukal ay nagdadagdag din ng sarap sa ating spaghetti? Alam ko maraming gumagawa dito. Ano, pero nagdadagdag ako ng asukal bilang siyempre magdadagdag ng tamis at the same time magdadagdag siya ng pampalapot dun sa ating sauce. And depende rin po sa inyo, hindi po ako maglalagay ng mga description kung gaano o ano ang sukat ng mga niluluto natin dahil po ay nakadepende po sa inyo yan mga nanay, no, kung gaano ka gusto ng mga mahal sa buhay, ng no family, kung gaano katamis, nasa magdadagdag po kung mayroon po sa inyo yung mawalang asukat. Pwede din naman hindi maglagay sa ako, optional po dito ay yung gatas, yung malapot. Para naman na pagdadagdag din siya ng sarap dito sa ating spaghetti. Alam ko madalas marami na tayo doon nakasupan. Pero meron din naman hindi. So ngayon, ang gagawin natin ay ilalagay po natin yung ating cheese. So, madalas sa atin, ang nilalagay lang nila yung cheese kapag luto na yung sauce, iniibabaw lang. Pero sa akin, sinasabay ko po siya. Yung iba, sinasabay ko po siya sa ating spaghetti sauce. Ayan, alam mo nila. Hindi ko ginagawa ko. Pero marami namang ginagawa. Sinasabay ko natin yung cheese dito sa ating spaghetti sauce na niluluto. Para kapag kumulo na siya, magkakaroon siya ng texture na cheesy dito sa spaghetti na pag naluto. Pero siyempre mamaya maglalagay din na tayo doon sa taas na, sa tabis niya. Kaya nagtira ako ng konting cheese. Yan, nailagay na natin. Makikita niyo ang cheese. Haluin lamang natin. Then, antayin po natin kumulo. Bago po natin ilagay yung ating pasta. Sana po ay magustuhan niyo ito or sabi ko nga po, hindi naman necessary na ilagay natin lahat ng mga ingredients na wala tayo at kung ano lang yung meron po tayo. Ito ay mga optional lamang dahil meron namang nag-sponsor sa ating spaghetti. Kaya kami naman ay hindi madalas mag-spaghetti. Nag-spaghetti kami pag may mga request. Sabi ko nga, pag may mga request, hindi ambag-ambag tayo. Ayan, ambag-ambag. Kaya nga minsan, masarap kasi yung hindi tinitipid na spaghetti, alam niyo. Pero sa atin, meron din naman sa atin yung bata ko natatandaan ko. Ang nilalagay natin ay corned beef. This is okay din naman. Masarap din naman. Kaya lang kasi, hindi po kami medyo fan ng corned beef. Kaya mas pre-prefer namin inilalagay yung beef kung meron naman po tayo. meron pa nga sa atin eh. Nilalagay nila yung tomato sauce lang. Tapos hotdog. Nilalagay na lang nila ng cheese, which is okay din naman. Basta sa mga anak natin makakain lang sila ng spaghetti dahil sa totoo lang naman, medyo mahirap bumili kayo ng mga ingredients. Kawa nga nang nagmamahalan lahat ng mga paninda, sa totoo lang. Yan sa Pilipinas ba? O kaya sa inyo kung nasaan man kayo ngayon, mga kaibigan. Nagmamahalan din ba ang mga bilihin? Dito sa amin, kasi sa Brunei, medyo mahal na ang mga bilihin, hindi na siya katulad dati. So, ayan, antayin lang natin na medyo kumulo ng konti. In 5 minutes. Ilalagay na after 5 minutes. Ilagay po natin ang ating para naman mayroon pa siya ang time na maluto. Ayan. Okay. Asahan niyo po ano, ako kasi meron ako na bili na pasta na hindi po siya madaling madurok o madaling magbutol-butol. So, asahan niyo po ano, pagka tignan niyo po yung texture ng pasta nyo. Kung ito ba ay madaling maputol, madaling madurog-durog. So sa akin ngayon ay medyo parang okay naman. Kasi yung aking brand na binibili, hindi ko siya nabili. Dahil madalas walang stock. Italian, ano pa rin naman ito? Pasta. Haluin lang lang po natin para maging equal yung kanyang balance. So, masayaan natin na maluto ang ating pasta. Dito sa... Ayan. Kaya ko po iniisip, bakit
kuba isinasabay. Katulad niya pa nang sabi ko minsan kasi, although hindi naman ko handaan, ano. Kaya lang, minsan kasi nakikita ko sa mga handaan, pag sinaseparate yung pasta, parang dito ako napaisip. Pag sinaseparate yung pasta sa sauce, naubusan na sila ng sauce, marami pang pasta. Kaya ang nangyayari minsan, may maraming sobrang pasta. Yung iba, minsan hindi nakakatikim. Ito ay upon request lang naman kasi ng aming mami. Ay, shout out sa'yo, Mami Carmi. Request kasi siya na gumawa ako ng pasta. At alam niyo, ito yung spaghetti. Yan, gusto lang siya. Ay, alam natin siya na kumulo ng konti. Tapan natin siya ng konti. Tapos saka lalagay dito. Ayan. Huwag po natin masyadong overhaluin kasi para hindi naman madurog yung ating pasta. Okay. At ito, titignan natin ang kanyang nasa. Parang tama na po siya. Hindi natin natin kailangan magdagot parang yung ingredient. Kasi minsan diba, may kulang na dalasal. Pero sa kumo ito, masarap na po siya mga kanina. Try na rin po ito sa inyong mga tahanan. Ito ay version ko lamang ano, pero may kanya-kanya po pala tayong version ulit. Kulang na po ng sabi ko. Hindi po ako magaling magluto, pero maraming ako ako magluto. Malaki na konti. Siyempre, para sa ating mga kaibigan, ibigay. Thank you.